Muli po ay good morning sa inyo lahat. Good morning. At kayong po ay June 16. Yan. Ito po ay ang ikatlong linggo ng buwan. At pag dito pong third Sunday of the month of June, ano meron po? Yay! Araw po na yung mga tatay, no? Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay sa buong mundo. Yan po actually po yung okasyon ng buong ano yan eh. Buong mundo, hindi lang po sa ating church. Kaya ito po yung araw na ang mga tatay masaya. Siguro yung mga regalo kami, no? Diyong palagay mo. Tapos may pakain pa. Yan po, yung araw po yun na talagang pagpapalaga po sa ating tatay. Kaya nga pong ating pong araling ngayon ay tukos sa dalawang ama sa ating buhay. Ating pong ama sa langit at ating ama rito sa lupa. No? As ating mga online viewers po, good morning po sa inyo lahat. Kayo po ay kasama namin rito sa panambahan po sa Bethany Baptist Church Cubao. Ito po sa Lungsod, Quezon ng Pilipinas. At sa mga lahat ng mga fathers dyan sa iba mga lugar. No? Kayo binabati po ng ating church dito sa Cubao ng Happy Father's Day. At po ay bumaha ng blessing po mula sa Panginoon lahat sa mga fathers sa buong araw pong ito. Kaya tayo magpatuloy po sa ating panambahan at bigyan pansin po ang ating handang prelude. Maraming salamat po. Thank you.
God will make a way. Doon po ang Panginoon ang kumikilos at gumagawa po ng daan sa ating buhay. Tayo po may lahat. Pagbasa po ng kanyang salita, ating pong text sa ngayong umaga ay Mateo, Kapitulo 7, versikulo 9 hanggang 11. Matthew chapter 7, verse 9 to 11. Mateo 7, versikulo 9 hanggang 11. At ang ibabasahin mo sa English po, at tapos po tayo sabay-sabay po sa Tagalog. Ako muna po sa English. Matthew chapter 7, verse 9 to 11. Or what man is there of you, whom if his son asks bread, will he give him a stone? Or if he asks a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask him? Sabay-sabay po sa verse 9, handa, basa. O anong tao sa inyo, ang kung siya'y hinga ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masama, ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabuting bagay sa nagsisingi sa kanya? Naway pagpalain ng Panginoon ang babasa ng aking salita. Tayo muna ay dumako sa isang katahimikan habang hilingin po natin sa Panginoon muli ang pagkapatawad natin ng mga kasalanan. At hiya po natin na ang Panginoon ang manguna sa aming ating gawain na ito habang atin pong sinusuko sa kanya ating buong sarili. Dakilan Diyos, kami po'y muling humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at muli namin pong inihahandog, inialay po aming buong sarili sa inyo. Panginoon, kayo nga pong kumilos sa aming gawain na ito. Ito'y magdulot po ng kaluguran sa inyong puso at kulatian sa inyong pangalan. Patawarin niyo kami, O Diyos, sa aming mga pagkakasala at tawarin niyo ba na Espiritu ang kumilos sa bawat isa upang amin po maunawaan ang inyong karotoharang bibigay ngayong umaga at aming nga po magawa na sambayin kayo at pasalamatan po rin sa paraang karapat-dapat sa inyong katakilaan at kabanalan. Kung meron man sa amin, O Diyos, na wala pang katiyakan ng kaligtasan, wala pang Jesus sa kanyang buhay, at di po siya nakaranas ng pagbabago ngayong ginagawa sa bawat muling pinanganak, nawa kayong kumilos, Panginoon, na kayo ngayong umaga, siya pa ikausapin niyo, O Diyos, at siya magpasya na tumawag siya sa pagsisisi, pagitiwala at pagsuko na kanyang buhay. Salamat Panginoon sa araw na ito na aming pagdiriwang din po ang Father's Day. Pagpalaya niyo po nawa ang mga ama at nawa ito pong araw na ito, lalang gawain ito, ay madulot po ng pagkapala po sa kanila. Tandalain, Spanish, Cristo Jesus. Amen. Tayo po imawid sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po! Ayun, good morning po sa mga kapatiran na nandito sa ating bahay-sambahan ngayon. Ganyan din po sa mga kapatiran sa kani-kanilang mga tahanan. Tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon gaya po ng pagtitiwala ng isang bata sa kanyang ama. Ganyan din po dapat nating pagtiwalaan ng ating Panginoon. I just keep trusting my Lord. Trusting my Lord as I walk along, I just keep trusting my Lord, and He gives a song. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend, on him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly trail,
just keep trusting my Lord, He never fails. Trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord, and He gives a song. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful, He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting the Lord, He will never fail. Faithful friend, such faithful friend, oh, I can count on Him to the very end. Oh, storm clouds darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, I just keep trusting my Lord, He will never fail. Amen. Isa po mong awitin, Household of Faith. By His words and from our heart, we will be a family in a house, and with faith we'll build it strong. We'll build a house all the faith, and together we can make. And when strong winds blow, it won't fall down. As one, He will grow. World will know we are faith. Now to be got to love each other at any cost, unselfishly. And our home will be a place that fully abounds with grace, a reflection of His face. We'll build a house, all the faith, and together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know we are a house for the faith. We'll build a house for the faith. Strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know we are a house for the faith. We are a house for the faith. Tunay nga po, ang isang iglesia ay matutog, matatawag po nating Household of Faith.
pagkat sama-sama po tayo, magkakasama po tayong pumupuri, sumasamba sa ating nag-iisang Ama sa Langit ng ating Panginoon. Kaya po magkamayan ang bawat isa, magkamustahan at ating awitin, I love you with the love of the Lord. Of the Lord, oh yes, I love you with the love of the Lord. Kamayan ng bawat isa, maaari na po kayo magsupo. Muli po, magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po! Good morning po! Ayon. So muli po, welcome po sa ating kinambahan ngayong umaga. At ngayon po ay special na araw sapagkat tayo po ay nagdiriwang ng mga araw o ng araw ng ating mga tatay. So happy Father's Day po sa mga tatay dyan. At mamaya po magkakaroon po tayo ng isang special na program para po kilalanin at pasalamatan po kung gaano kagigiting, kagagwapo ang ating mga ama. Pero ngayon po, tayo po muna ay dadako sa mga announcements of activities. Tingnan po natin o tungayan natin yung mga aktibidad na nangyari nung mga nakaraang araw. Ito po yung from June 9 and 15. Sa ating children's ministry po noong June 9, last week. Ayan po. Nagkaroon din po tayo ng adult Sunday school. Ito po'y ginaganap sa Bigonia. And syempre, nagkaroon din po tayo ng midweek and prayer meeting. Ito po'y ginaganap naman every Wednesday. Nagkaroon din po tayo ng Kamarin Outreach, Bible Study, and Father's Day Celebration. Amen. Sundan po ito ng Taytay Ministry, Worship Service, and Fellowship. Sarap ng regalo nila sa mga tatay, nakakagising. Mga kape. Amen. Then sundan din po ito ng Gawi Cubao, BKBC and Track Distribution naman. Nakita po natin yung mga masisipag na miyembro dito sa Cubao. Gawi Cubao Home Bible Study naman. Ito, Cardona Family, sa pangunguna naman to ni Sir Conrad, announcements and reminders para sa lahat. So atin pong antayan o tabayanan yung ating mga daily Bible blessings. Ito po pinupost tuwing umaga sa ating Bethany Cubao Members Group sa Facebook page at saka sa YouTube channel. So wala pong dahilan para sa ma-miss itong mga aral na ito galing sa ating pastor. At muli pong paalala, tayo po ay nagkakaroon ng midweek service and prayer meeting. Ito po ay every Wednesday ng 7 p.m. Meron po dito sa ating church auditorium at kasabay din po ang ating Facebook live stream. Then ngayon po ang ating tema ngayong umaga, ang dalawang ama sa ating buhay na matatagpuan sa binasa natin kanina, Mateo chapter 7 verse 9 to 11. At sa susunod na linggo naman po, June 23rd, ang pagtugon sa pagtawag ni Kristo. At panawagan po sa ating mga members ng ating choir. Church choir practice, may po ng 1 p.m. to 2 p.m. dito sa second floor church auditorium. Then adult Sunday school class naman, ng 3 p.m. naman sa Begonia Room. Siyempre, panawagan din po sa mga Gawi Cubao. So weekly activities po nila ay
Bible study every Wednesday and Saturday, track distribution every Saturday, and BKBC every Saturday din. At every month po, tayo po ay nagkakaroon ng special mission gift giving. Ito po ay binibigay natin in advance yung mga kaloob natin sa ating mga misyonero para sa darating na year-end, hindi na tayo magagahol. Mas marami na tayong maipon, mas maaga. At every last Sunday of the month din po, tayo po ay nagkakaroon ng Lord's Supper. Siyempre, happy birthday din po sa mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan ng June 16 hanggang June 22nd. Birthday, June 16, Sister Fame. And Moms, Sister Norma, Gonzada naman sa 17. Then Brother Michael, sa 17 din. Sa 28 naman, si Ma'am Lynn. Brother Hans Christian, sa 21. Sister Annalise, happy birthday sa 22. Ito rin, mga pogi na susunod. Happy birthday, Brother Stanley, sa 22. At saka si Brother Ray. Talagang pag mag-birthday talaga, pogi, no? So yun po, happy birthday po sa inyo, mga kapatiran. At ngayon naman po, dahil nabanggit ko kanina na special Sunday po, ngayon, magdiriwang tayo ng mga araw o ng araw ng ating mga tatay. Kaya po, atin pong tawagin ang mga MC ngayong umagang ito, si Sister Kisses. Dati baby girl eh, ngayon Gabriel na. Amen. So, kayo na pong bahala. Last Sunday ay nagkaroon tayo ng celebration para sa ating mga mama. Pero syempre, hindi natin kakalimutan ang kanilang kabiyak. Kaya meron tayo ngayong Father's Sunday. Kaya ngayon naman, ating bigyan pasasalamat ang ating mga daddy, papa, and tatay. Ngunit bago ang lahat, tayo ay makakatunghay ng message for fathers from Sister Divine the Prosa at susundan ng video presentation at pagkatapos naman ay testimony by Sister Heidi Beronio and Brother Isaac Acorda. Siyempre, hindi rin mawawala ang special numbers na magmumula sa Bethany Ladies, MA at Duet. At lastly, ang video of Father's Picture. Ito ay ating tunghayan. Good morning, everyone. Good morning. Today po is a very special day as we come together to celebrate our haligi ng tahanan, the pillar of our homes, our very own heroes, our fathers. Like the roots of a mighty tree, their strength supports us in everything and guides us. Through their love po and sacrifices, they have shaped who we are. Let us honor these remarkable men who have given so much of themselves to see us happy and healthy. Happy Father's Day to all the incredible dads. You are our heroes today and every day. Thank you po. Magandang umaga po sa ating lahat. Dito po ako sa aking kusang loob na patotoo. At ngayon po, ngayong araw po gusto ko lang magpasalamat. Pero para mas masaya, magpapasalamat ako sa mga ilang bagay na pwede nating pasalamatang lahat. Tatlong bagay lang po ito. Yung una po ay ang kalayaan. Kakatapos lang po ng araw ng kalayaan, ito yung paalala po natin na yehey, hindi na po tayo sinakop. At napakapalad po natin na mabuhay sa ganitong panahon. Ngunit maliban po rito ay nagpapasalamat ako sa ng kalayaan na isinesiguro ng ating saligang batas dahil meron nga tayong saligang batas. Na ngayon meron po tayong kalayaan na lumakbay, may kalayaan po tayong sabihin ang ating naiisip, at kalayaan na isabuhay ang ating pananampalataya. Yung ikalawang bagay na gusto kong ipasalamat ay ang ating ama. Lahat naman tayo may ama kasi kung hindi dahil sa aking ama, well, wala ako. At siyempre, hindi ko na iisa-isahin ang mga rason kung bakit masaya ako sa aking ama kasi hindi na po sapat ang patotoo, kailangan preaching na. Pero maliban pa po rito ay magpapasalamat rin ako sa ating Ama sa Langit. Dahil kung isipin nyo, ang gumawa ng buong sansinukob ay pumili na
makipagtipan sa akin at sa atin. Isang malaking bagay ng kailangan pasalamatan. At ang pinakahuli, pinapasalamat ko ang buhay. Simpleng buhay lang. Kasi nakita po nga po natin sa kaguluhan sa Europa, gitnang silangan at sa Asia na kung gaano talaga kahalaga ang buhay. Sa isang iglap, hindi ka na magigising. Pero maliban pa po rito, pinapasalamat ko ang buhay, ang uri ng buhay na ibinayaya sa atin at sa akin at sa atin ng ating Ama sa Langit, na siyang nagbigay sa atin ng kalayaan, napiliin siya upang magkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong oras at Happy Father's Day po sa ating mga tatay. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Bago ang lahat, nais ko lang bumati sa lahat ng fathers na dito na Happy Father's Sunday po sa inyo. And so, how I wish lang na pwede kong ma-celebrate tong special na Sunday na to kasama ng aking tatay, which is si Sir Moises, sa alam natin yung pangalan dito sa simbahan. Napapasalamat ako sa kabutihan ng Panginoon dahil binigyan niya ako ng isang napakabuti, napakasipag, napakatyaga, at higit sa lahat, napakapogi na tatay. may memory ako laging naalala tuwing Father Sunday. So, actually, first and last ko lang ito yung share sa maraming tao. Kasi medyo nakakahiya siya, pero proud ako kasi ito yung pinaka nag-stick sa akin na memory kasama yung tatay ko nung lumaki ako. So, nung maliit ako, syempre, si daddy kasi, lagi lang siyang umuwi every once a year. So, syempre, nung maliit ako, as a daddy's girl, wala, daddy's girl si ate, naiiyak ako tuwing ano siya, umaalis. Kasi syempre, babalik na sa barko. Tapos ang ginagawa ko nung bata ko, like paano ko mag-cope, is meron akong favorite na unan. Yung unan na yun, binibihisan ko ng t-shirt ng tatay ko. Tapos sinisprayan ko ng pabango. Nakakahiya siya, pero looking back sa mga memories na yun, parang ngayon, syempre, hindi na umiiyak. Hindi na umiiyak. Because dahil pinagdadasal ko na lang lagi yung tatay ko, na lagi siyang ingatan ni Lord kung saan man siyang dalhin sa kahit sa ang dako ng mundo. So, ayun. Si daddy, napakabuting tatay at asawa niyan. Kapag umuwi siya, lagi siyang tumutulong sa gawaing bahay. Tumutulong siya kay mama. May times din na inaako niya yung mga gawaing bahay para hindi nasistress si mama. And kapag na-stress nga si mama, ang ginagawa niya, dine-date niya. Diba? Grabe, no? Tapos until now, ginagawa pa rin yun ni daddy. Tapos pag kami naman sa aming mga anak niya, kapag pag papasok kami sa school or sa work, kaya pag uwi kami gaano pa kaaga or late yan, laging one call away lang si daddy to the rescue na. Kasi minsan si mama busy, ganun. So siya, syempre, siya yung laging andyan. Provider siya sa amin for how many years at sa awa ng Diyos, napagtapos niya sila kuya at eto ako ngayon. In the process, third year na, onti na lang. So, masasabitan ko na, onting taste na lang, masasabitan ko na ulit si daddy, si mama ng medal for the last time, hopefully. So, yun. Kaya daddy, kung nanonood ka man sa live, or andiyan man, I'll make you proud soon. Sa ating mga anak, kahit pa hindi Father Sunday or Mother Sunday, naway magsilbing support system tayo sa ating mga magulang. Kadalasan kasi sasabihin lang nila na okay sila, na ayos lang lahat. Pero bilang mga anak, mararamdaman mo din na kahit sinasabi nila yun, mararamdaman po rin naghihirap sila o kaya hindi talaga okay. Pero sinasabi lang nilang okay para siyempre kampante lahat sa pamilya. So the best para ma-anti-stress sila, ating mga tatay, especially ating mga tatay, ay, well, maging mabuti at masipag ng mga anak. Galal ng mabuti. At syempre, lagi silang isama sa ating dasal sa araw-araw. So, ayun. Ayun lang po ang aking nais na ipasalamat sa ating Panginoon ngayong magandang umaga. So, lahat ng ito ay binabalik ko sa ating Panginoon. At again, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Dad, can
Tatay, Papa, Ama, Erpat, Daddy, Papsi, para po sa'yo ito. Salamat sa pagmamahal at sa iyong suporta, hindi kailanman magtatumbasan. Ang iyong pagsisikap at pagtitiyaga. Salamat sa papapakita ng lakas at tapang upang kami ay maging matatag sa pagkapalaki at paggabay. Ika'y walang kapantay, dalangin ko sa Diyos, pagpalain ka panang lubos. Mahaba pang buhay, maayos na kalusugan, ate mabuting pangangatawan, palagi mong tatandaan. Isa ken tribina, inspirasyon sa amin, patuloy ken magmini. Bilang aming haligi, at tanglaw, ng aming tahanan. Mahal na mahal kananin, sayo ang aming pagbati, maligayang araw ng mga ama. Salamat po. Thank you.
namumuhay na nakatali sa kasalanan. Ikaw ba'y nahihirapan na sa iyong kalagayan? Hanap mo ba'y daan tungo sa kalayaan? Awit kong ito'y sana'y maintindihan. Aklat ay bubuksan upang iyong malaman ang hanap mong susi ng kalayaan. Kay Jesus mo ito matagpuan, kaibigan. Kung nais mong susi ng kalayaan, tanggapin si Jesus at iyong paglingkuran. Makakalaya ka sa tubig ng kasalanan. Labanan mo masamang layaw ng laman. Magbago na ituwid ang kamalian. Kung gawa sana iyong iwasan upang makamtan mo ang iyong inaasang na makalaya sa lubid ng kasalanan. Sa kasalanan, marami ang nagdurusa, tuloy na ngarap. Sana ay lumayap. Ikaw ba'y nangailangan ng kalayaan? Nasasakal ka ba ng kasalanan? Awit kong ito'y sana'y maintindihan. Aklat ay bubuksan upang iyong malaman ang hanap mong susi ng kalayaan. Jesus mo ito matagpuan, kaibigan. Kung nais mong susi ng kalayaan, tanggapin si Jesus at iyong paglingkuran. Makakalaya ka sa lubid ng kasalanan. Labanan mo masamang layaw ng laman. Magbago na ituwid ang kamalian. Likong kawasan ay iyong iwasan upang makamtan mo ang iyong inaasang na makalaya sa lubid ng kasalanan. Sa kanya langkan mo ang iyong inaasang na makalaya sa lubid ng kasalanan. Sa kanya lang ang susi ng kasalanan.
Maraming salamat po sa mga natatanging bilang messages and video. Hindi po ba nakaka-bless po ang mga talent and messages na kanilang binigay? Kaya ang lahat ng papuri ay para sa Panginoon noon lamang. Pero bago tayo magpatuloy, ikaw, Gian, sa tingin mo, ano yung pinaka-favorite moment mo kasama papa mo? Siguro yung pinaka-favorite moment ko with Papa Leo is kapag galing siya sa trabaho, o kaya kapag namamasyal sila nila, Mama Minda, umuwi siya ng may pasalubong. May dala siyang tsokolate o kaya mga laruan. Ikaw naman, Ate Kisses, ano yung pinaka-favorite moment mo with your dad? Siguro yung pinaka-favorite moment ko is yung graduate ako ng prep. Tuwang-tuwa na ako nung pinigibank ako ni Daddy. Feeling ko sobrang saya ko na nun. Feeling ko ako na yung pinaka-masayang bata nung panahon na yun. So, bago ang lahat, syempre, hindi natin makakalimutan ang pagbibigay ng mga regalo bilang pasasalamat sa ating mga tatay. Kaya ating tawagin si Ma'am Marge and Ma'am Carol. Good morning po. Good morning. Instant to ah. Na-shock kami. hindi. Actually, pero hindi. Okay. Para sa mga ama. Yes, para sa mga tatay. Amin pong tatawagin isa-isa po ang mga tatay. At kapag po ang inyong pangalan ay natawag, maaari lamang pong pumunta kayo sa harapan at tatanggapin. Yay! Ang aming mumunting regalo po na may taus-pusong ibibigay po sa inyo. Tatawagin bawat isa at huwag pong aalis ang mga tatay. Dito lamang po sa tabi at para po mamaya sa ating picture taking at saka mga prayers. Ay, hindi mga prayers po, di ba ma'am? Opo. Maaari pong pumunta yung inyong mga anak or asawa para po sa ating picture taking. Maaari po natin hilingin si Pastor para po sa isang panalangin sa mga fathers. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pribileyo na kami po ay binigay niyo ng mga tatay na siya pong naging gabay at suporta sa aming buhay. Magiging po na kanilang pagtuturo, kanilang pagsustento, kanilang kasipagan, kanilang karunungan. Kami nga po ay nailagay sa tamang landas at kami po ay nakarating sa aming kinaroonan. Bahagi po nito ay ang kanilang pagtulong at pagkalinga sa amin. Salamat Panginoon sa mga amang nairito sa harapan. Nawa niyo po ang pagkapala ay sumagana sa kanilang buhay. Ingatan sila, igabay sila. Kaya magpuno kailang pangailangan sa araw-araw. At naman po nang tulungin sila, Panginoon, sa mga kailang pahinaharap na mga araw. Mga araw, Panginoon, dila ng pagkapala, kundi ng mga hamon, pagsubok. Nawa sila po yung magkaroon sapat na karatagan ng kalooban, ng tibay ng pagsunod, at pagkatalaga po na kailang sarili, na gawin lamang po ang iyong kalooban para sa kailang buhay. Tulungin sila, Panginoon, din sa kailang pag-abaya, kailang mga pamilya, kailang asawa, kailang mga anak. Nawa, Panginoon, bigyan sa kami katalinuhan upang mamuhay, Panginoon, ng mahusay at nawa kami po ay, bilang mga ama, magsibing halimbawa sa aming mga pamilya. Pagpalain niyo, Panginoon, bawat isa, ito ang dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Gagawa po nga po talaga ng mga tatay eh, no? Ngayon po, tawagin po natin si Brother Crispin Sepulveda para po sa Thanksgiving for the occasion from one of the fathers. Brother Crispin. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat. Mula po sa mga dakilang ama ng MA Group, seniors, kaisa po ang ating pinakamamahal na pastor ay lubos na lubos po kami nagpapasalamat sa Children's JYP and all mothers po ng Bethany Baptist Church Cubao sa preparasyon at munting handog na aming natanggap. Maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon. Muli, Happy Father's Sunday! Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga nakiisa tumulong para maging matagumpay po ang ating Father's Sunday program sa pagpapatuloy po ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Inaanyayahan ko pong magsitayo ang bawat isa. Samba, sumasamo. Ang pagmamahal ng Ama.
po tayong magsilbong lahat. Sa ating pagdako po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, atin pong ihanda ang ating mga puso't isipan sa pakikinig. Kaya po ating tawagin, Pastor Eves Acorda. Si Sir Rolly Silong pala, merong sikreto eh. Sir Rolly, hindi ko kilala yung bata kanina niyang katabi mo ah. Pero ang cute-cute niya po. Siya po yung anak po ni Sir Castillo, di ba? Ang cute-cute niya, no? Yan, no? Saka yung katabi ni Sir Castillo, yung alaki naman. Nandiyan po siya, no? Si Brother Conrad. Brother Conrad. Yan, no? Ayan. I'm sure very happy po siya, no? Cute-cute na kanyang dalawang anak, no? Kaya purihin ang Panginoon po sa ating mga tatay. At alam ko po na masaya-masaya po yung mga tatay ngayon, no? Pero bago tayo dumako po sa ating aralin, ilan mo na po ang pag-uulat. Hindi po napakita kanina rito, pero pag-pray nyo po ang family po ni Pastor Lito Yabes sapagkat yung kanya pong mother ay pumanaw last Wednesday. No? Kaya nung pong Friday, nagkaroon ng kakataon po na makadalaw. Mayroon ating pictures actually yung dapat pinakita, baka nalimutan lang. No? So tayo rin binibigay po ng kaunting tulong pinansyal kay Pastor Yabes. At yung ating pong mga gawain sa ibang lugar, tulad po sa Camarin, may outreach po roon, at sa Taytay, meron po silang kanya-kanya mga Father's Day celebration. No? Kaya masaya po yung mga tatay roon, no? Yung si Michael po sa Camarin, at doon po may ilang tatay rin po, nakita niyo naman kanina, doon po sa ating Taytay Ministry. At narito po, kasama natin ngayon po, ang ating kapatiran po sa Mateo. Ayan, pwede po sila tumayong lahat, mga taga San Mateo. Ayan, no? Ayan, praise God. Sila po ay nakadalaw. Actually po, sila po ay regular pong ating binababusalin ng limang families. Kaya nakarating po ngayon, tila dalawa lang, no? Kay Agnes, saka yung iba pa. Kaya, pero I appreciate po, salamat po sa mga pumunta rin taga San Mateo upang makisamba po sa atin at makiliwang po ng ating Father's Day celebration. At tayo po ay dako po sa ating pag-aaral. Ibig kong basahin po para sa inyo lahat ang ating pong teksto ngayong umaga. Matagpuan po yan sa Matthew chapter 7, verse 9 to 11. Ang ating pong aralin ay ang dalawang ama sa ating buhay. Yan. Alam niyo po bawat Kristiyano po ay merong dalawang tatay. Yan po yung ating tatay sa langit at yung ating tatay po rito po sa lupa. Kaya ito po ating pag-uusapan ngayon na meron pala tayong dalawang tatay, dalawang ama sa ating buhay. Ayon po sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 9 hanggang 11. Yan po ating text po ngayong umaga. Sa ipos Tagalog, Matthew chapter 7, verse 9. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hinga ng tinapay na kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabuting bagay sa nagisingi sa kanya? Tayo manalangin. Salamat Panginoon sa inyo pong salitang aming binasa. Nawa ito nga po ay magsilbing hamon para sa amin na kami po ay laging tumawag sa inyo, O Diyos, Ama sa langit. Magtiwala na kayo po ang Diyos na tumutugon sa aming makahilingan. At nawain niyo pong kabutihan sa amin, Panginoon, ay maging modelo rin ng mga ama, lalo ng mga Kristiyano, na kami rin po ay gumawa po ng kabutihan sa aming kanya-kanyang pamilya, lalo sa aming mga anak. Nawa niyo ba na Espiritu Panginoon ang gumabay sa aming pag-aaral? Kung meron man po sa amin naririto o online na wala pa pong katiyakan ng langit, wala pang Jesus sa kanyang puso, at di pa binabago ng lubos sa magitan ng muling kapanganakan, nawa kahit ngayon Panginoon, kay gumana ng paraan na siya po'y tumawag sa inyo sa pagsisisi, pagitiwala, at pagsuko na kanyang buhay. Tandalayin sa panag Kristo Jesus. Amen. Kaya po ang dalawang ama sa ating buhay.
Isa po sa pinakamahalagang aspeto na ating pagiging ligtas at tayo na Kristiyano ay ating pagiging mga anak ng Diyos. Totoo naman po na sa isang banda, ay nga po sa pangarap po ni Pablo sa Mataga Athens, binigit niya po roon, kanya pong kinote yung mga manunulat sa Athens, na tayo po ay anak ng Diyos by creation. No? Kaya sabi niya nga, huwag isipin na ang Diyos ay mga bato o mga larawan lang sapagkat tayo nga bilang nilikha ng Diyos ay matawag na anak ng Diyos. Pero po sa strictong kahulugan, in a spiritual sense, ang tanging pong matawag na anak ay ang mga tunay po na Kristiyano. Sila po ang mga spiritual children na ating pong Ama sa Langit. Kaya hindi po lahat ng tao ay makapagsabi po, makatawag sa Diyos Ama bilang kanyang Ama sa spiritual na aspeto, sapagkat tanging pong ang mga Kristiyano lamang ang tumanggap kay Kristo ang matawag na tuwing anak ng Diyos spiritual. E nga po sabi po sa John 1:12, sabi po dyan, nang sino mang ang tumanggap kay Kristo at nanampalataya sa Kanya ay bigyan po ng karapatang maging anak ng Diyos. Ayan po, no? Kaya tayo po mga Kristiyano, mga tumanggap kay Kristo, mga nanampalataya sa Kanya bilang ating tagapagligtas, Panginoon at hari ating buhay, tayo po ay mga anak ng Diyos. We are God's children, no? Sa spiritual. Ngayon po, kung paano po sa natural na anak ay may mga pribileyo, ganyan po sa ating spiritual na pagiging anak. Halimbawa po, ayon sa Biblia, dahil tayo nga po yung mga anak ng Diyos, ating pong Diyos sa langit po yung ating Ama, tayo po ay makatawag sa Kanya bilang Kanyang mga anak. No, meron po tayong direct line. Siyempre po, yan nga po ay sa magitan po ng ating Panginoon Jesus na siya pong tanging daan, karotohanan at buhay. Siya pong ating dakilang maserdote at pinakapunong pare na dahil po sa kanya, tayo po inangking mga anak na ating Diyos Ama sa langit. No? Kaya sabi nga po sa Roma 8:15, tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkup o spirit of adoption. Na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Yan. Sabi po nila itong Aba raw po ay isang termino na parang daddy. No? We could call on our God the Father as our daddy. Yan, no? Siguro, pakibawasan, Jay, parang may echo siya. No? Parang may echo. Thank you po. Ayan, no? Kaya, ang ating pong Ama sa Langit ay ating spiritual daddy. Tayo makatawag po sa Kanya bilang ating Ama. Ikaw lang mga minamahal, dahil tayo nga po ay mga anak ng Diyos at ating pong Diyos sa langit ay ating Ama, tayo po ay Kanyang dinidisiplina. Ayan, no? Disiplina tayo, dinidisiplina tayo ng ating Diyos bilang mga anak. Kaya sabi nga po sa Hebrews chapter 12 verse 7, na dahil sa ito ay parusa, kayo nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarusahan ng kanyang Ama. No, kaya yan po ay pribileyo. Dahil kung tayo po ay hindi anak ng Diyos, pag tayo po ay nagkasala, lumayo sa Panginoon, pabayaran tayo. Ano po, dyan nga po sa, halimbawa, sa Cubao, Arenta Center. Pag nakita kayo po dyan ng mga bata na humihit-hit po ng rugby, hindi ba sila sinasaway? Hindi po, di ba? Hindi naman sila kaano-ano eh. Dapat ang mga magulang nila ang magsaway sa kanila. Pero tayo po pang minamahal ay mga anak ng Diyos. Kaya pag tayo po ay nagkasala, lumayo sa Panginoon, tayo po ay sinasaway. Tayo po ay pinapalo ng Panginoon para tayo manumbalik po sa Kanya. Yan po isang pribileyo mula sa Panginoon. Yan tayo makatawag po sa ating Ama bilang ating Diyos Ama sa Langit. Tayo rin po ay dinisiplina po ng ating Panginoon. At pangatlo mga minamahal,
Isang pribilehyo po natin, tayo po yung magmamana sa ating Diyos bilang mga anak. Meron po tayong inheritance, no? Meron po tayong mamanahin mula sa ating Diyos, sabi nga sa Romans 8:17, at kung mga anak ay mga tagapagmana nga. Mga tagapagmana ng Diyos, sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. No, heirs of God and co-heirs, fellow heirs with Christ. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumuwalhati na mga kasama Niya. Kaya po din sa lupa, maaaring po inyong bahay po rin, gano'ng maganda, maaaring kubo lang, no? Sabi nga na ating awit, Mansion of the Hilltop. Kahit na po ating bahay sa lupa ay simple lang, pero meron ng katiyakan mga minamahal na napakaganda po ng ating tahanan sa langit. Meron po tayong mansion, no? Mansion over the hilltop. Tinawag nga natin, hindi po ba? Kaya yan po yung mga minamahal, tatlo pong pribilehyo sa ating pagiging tunay na anak ng Diyos. Tayo po ay makatawag sa ating Diyos Ama. Tayo po kanyang nidisiplina. At tayo po yung mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Ngayon po, sa ating pong teksto, ibig ko pong hamunin kayo ukos dalawang bagay po na ating may kita bilang okasyon po ng ating Father's Sunday o Father's Day. Una-una po, ayon sa ating teksto, ang ating Diyos Ama ay mabuti. Yan. At ikalawa, tanong po sa atin, tayo ba nagbibigay ng kabutihan bilang Ama? No? Kaya, kung isang mga nakakalungkot na ang kaisipan ng mga tao sa ating Diyos Ama sa langit ay para bang ang Diyos na malupit. Misa nga po ay may maling pananaw ang mga tao na yun daw pong Old Testament. Yun ba yung Diyos na malupit? Samantalang sa New Testament naman po ay Diyos na mabait. Yun po ay hindi totoo. Sapagkat sa lahat ng pagkakataon, ang ating Diyos Ama po sa langit ay mabuti sa atin. Siya pa yung mabuti. No? Kaya sabi nga po sa verse 11, kung magagawa ng mga ama sa sanlibutan. No? O verse 11, kung kayo nga, bagaman masama, ay marurunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gano'n pa kaya ang inyong ama na sa langit na magbibigay ng mabuting bagay sa gisihingi sa kanya? No? Kaya ma'am na, kung yung mismo mga tatay nga natin ay napakabuti sa atin, lalo na po ang ating tatay sa langit. Siya po ay bukal ng kabutihan. Siya po ay walang tigil, walang pagod sa bibigay po ng biyaya sa ating buhay. Kaya sabi nga po sa Nahum 1:7, ang Panginoon mabuti. The Lord is good. Yan po sa Old Testament yan. Katibayan sa kaarawan ng kabagabagan at nakikilala niya yaong nangaglalagak ng kanilang tiwala sa kanya. No, siya po ang Panginoon, siya po ay mabuti. Katibayan, sabihin po ay a stronghold, fortress. No? Siya po ang ating muog sa panahon ng pagsubok at hirap. Tayo po maaaring sumandal po sa matibay na pader, yan po ang ating Diyos Ama sa langit. No? Ngayon mga minamahal, bilang po ang ating mabuting Diyos, ayon po sa ating teksto, siya pong ating mabuting Ama na magbibigay po sa atin ng kabutihan at mabuting bagay. No? At tao po yan, no? Di ba sa atin namang, kahit ating ating biological o natural father, di ba? Pag kailangan niya ng isang bagay, punta ka sa tatay mo, humingi ka roon. Kasi nga po, nasanay tayo na ang kumikita ng pera ay ang tatay, di po ba? Kaya lang, di alam. Tayo nasanay din na ano mang kita ni tatay, kaya napupunta. Yung term po na entrego. Ano niyo ba yung term na entrego, di ba? I think Spanish yun na entregar, no? Inaano, tina-turn over. Yan, no? Kaya pag nagsiyalo si tatay, ayan, turn over yan kay nanay. Kaya pag lumapit kayo kay tatay, tatay, wasak na aking sapatos.
Pero pambili ng sapatos, ah, maganda yan. Agree ako dyan. Kailangan mo sapatos. Punta ka sa nanay mo. Ayan. No? Pero mga minamahal, to yan, no? Ang mga tatay po talaga, ang normal na tatay, ika nga, no? Ang kanya pong nais ay pawang kabutihan sa kanyang mga anak. Kaya sabi nga po sa verse 11, kung kayo nga mga tatay na mga salbahe, ang gusto nyong ibigay sa mga anak ninyo ay pawang mabuti, lalo na ating Ama sa langit. Ating pong Diyos Ama sa langit ay mabuti. Kung kayo nga, bagaman masama, sabi sa verse 11, ay marurunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya, ha? Lalo na, ika nga, ang inyong Ama nasa langit, na magbibigay ng mabuting bagay sa nagisingi sa kanya. Kaya po, meron po rito inakaratuhan ang unang na may ikita na tayo po ay kayang pasaganahin ng Diyos. No? Wala pong imposible sa ating Diyos sa langit. Iniwala ba kayo dyan? For with God, nothing is impossible. Yan, sabi po sa Luke 1:37, no? Nothing is too hard for God. Wala pong imposible sa Panginoon. At kung kalooban ng Panginoon, tayo po kanyang kayang pasaganahin. Ito yung pastor. Oh, basta po, gawin na natin yung ating bahagi, syempre. Hindi naman pwede tayong patulog-tulog eh. Hindi naman tayo pwedeng patamad-tamad. Kung alam niyo po yung sabi sa Matthew chapter 6, na kung yung ibon nga, pinapakain ng ano, ng Ama sa langit, lana kayo, kanyang mga anak. Pero po ang ibon, mga minamahal, naghahanap yan ng uod. Hindi yan patulog-tulog, no? Sa kanya po, ang Diyos Ama, pinapakain yung ibon, pero yung mga ibon po, nagkatrabaho yan. Ayan, di ba? Kaya ganyan mga minamahal, no? Gawin natin ang ating bahagi at tayo po kayang pasaganahin ng Diyos. Mga minamahal, ating Diyos po sa langit, hindi po siya maramot. Ah, siya po yung napakabuti. Ah, the Lord is good. A stronghold in time of trouble, sabi nga sa Nahum 1:7, no? Kasi sabi nga po si Kalawang Korinto 9:8, at maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Ayan, no? Ito pinapaganda pong verse na ito, no? Sabi ng Panginoon, maaring gawin o kayang gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Wow, no? So, hindi lang pala spiritual, posible rin po pati material. Pero alam niyo mga minama, meron rito mahalagang ano eh, para condition eh. Ha? Ba't ba tayo pinapasganan ng Panginoon? Ba't tayo binibigyan po kuminsan na higit sa ating kailangan? Para ating itapon? Para ating ilagay po, gamitin sa ating layaw at luho-luho? Hindi mami naman, sabi dyan, na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Si mami na mahal, tayo po'y pinapasagana ng Panginoon, tayo pinagpapala ng Panginoon, upang tayo maging pagkapala naman sa iba. Yan, tayo po'y pawang laluyan lamang ng pagpapala. Kaya, sabi nga po sa Biblia, kung sa ngayon ay sagana ka, tumulong ka sa mga nangangailangan. Kasi baka dumating yung panahon, sa kailang kasaganahan, ikaw naman ang mangailangan. Sana nga lang, huwag ka malimutan, no? Kaya, kayo po yung pinagpapala, mga minamahal, parang kayo naman ay maging pagpapala sa iba. Pero yung pong katotohanan, mga minamahal, na tayo po ay kayang pasaganahin ng Diyos. Ang Diyos po ay hindi maramot. Basta nila pong gawin ang ating bahagi. Sabi nga ni William Steele, God never tires of giving. Hindi napapagod ang Diyos sa pag-ibigay. You know that song, mga minamahal? You know that song? I could never... Yung parang outgive God. Ano yung katang yun? Oh.
kahit binigay sa Panginoon, ang balik po sa inyo, mas sagana. Ah, matalang yung kumaya maramot, eh lalo kang maghihirap. Ganun po ang prinsipyo ng Panginoon. Dahil nga po ating Diyos ay may kakayahang tayo ay pasaganahin. At gagawin ng Diyos! Gagawin ng Diyos na tayo po'y pasaganahin. Hindi lang po kaya ng Panginoon tayo pasaganahin, yan po'y gagawin niya pa. Ha? Ika nga, eh, hindi lang po yan posibilidad. Yan po ay pangyayari, realidad. Hindi lang kaya ng Diyos ay pasaganahin, tayo po'y kanyang pasaganahin. Kaya sabi ko sa Philippians 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalatian kay Kristo Jesus. And God is able to provide you with every blessing abundance, no? Kaya nga po sabi sa 2 Corinthians 9:8, no? At ito naman po, and God shall provide all your needs. Sabi sa Philippians 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Ah, meron ba kayong kailangan, mga minamahal? Ako, meron akong kailangan eh. Totoo, mga minamahal. Ako po kasi ay retiree na. Alam niyo ba, yung pastor retiree na? Noong pong February 11, ako po ay hindi na isang taga-usig. Ako ay isang retired government employee na. No? Kaya sabi ko kay Ma'am Dada, Ma'am Dada, ako ay ano na ako, jobless and unemployed. You have to feed me. Ay si Ma'am Dada, pag sabi ko, Dada, wala na akong trabaho, wala na akong sweldo. Pero ba akong pakainin? Ano yung sagot ni Ma'am Dada? Ha? Dahil mong pera eh. Ayan. Kasi po, alam niyo po, alam ni Dada yung aking financial status eh. Diba? Dapat sa mag-asawa, walang lihim-lihim, diba? Oo. Dapat yung lahat ng pera ni Mister, alam dapat ni Mrs. Ha? O mga Mrs., alam niyo ba lahat ng pera ng Mister ninyo? Ha? Sigurado kayo? Ha? Pinapagitan niyo ba inyong ba account? Kanyang credit card, ano? SOA, ha? Alam nyo ba? Baka meron mga bonus siya na hindi siya sabi. Ng mga, ano? Mga, tawag dito, sideline. Mga commissions, ha? Na hindi sinasabi sa inyo. Kaya si Ma'am Dada sinasabi sa akin, dahil yung pera, eh, no? Pero, ayun nga po, mga, alam nyo ba kami mga retiree, natuto kami magtiwala sa Panginoon eh. Kasi yung aking pong ano, aking retirement na pay, hindi pa dumarating. Ilang buwan na? March, April, May. Naku, apat na buwan na. Apat na buwan na ako ang sweldo. Naku, paano yun? No? Anyway, pray lang po, pray lang pray. At naniwala tayo mga minamahal na hindi lamang po kaya ng Diyos na tayo pasaganahin, gagawin niya mga minamahal. Tayo kayo pasaganahin. Gitiwala ko na darating yun. Darating yun. Dapat dumating yun. Ha? Kaya ako po yung pray araw-araw. Siguro talagang tituro ako ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Diba? Kasi for so many years, meron sweldo dumarating eh. Eh ngayon talaga ano, Ma'am Dada, pakainin mo na ako. Talagang sa Panginoon tayo tumawag. Pero nga malang yun po assurance niya. Ha? Ay nga po, sayo nga sa Luke 6:38 pa nga, eh, apo pa nga. By the way, mga minamahal, let's give you a context, no? Yung Philippians 4:19, mga minamahal, balik tayo sa Philippians 4:19. Ayan, no? Sabi dyan, at pupunan aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang makayamanan. Ngayon po, Paul was telling this to the Philippians. Philippians po, yan din tawag nilang Paul's favorite church. Yeah. Ano yung bakit? Kasi po, sa panahon po ng kagipitan, ilan daw ang iglesyang yan ang nakaalala at tumulong kay Pablo. Yeah, no? So, ito po ang Philippian church ang nag-provide ng needs si Pablo. Ano po yan eh? Merong, di ba? Special yan. Yan yung si Lydia. Di ba?
si Lydia na sabi na, na aking professor, I think sa seminary, siguro ano yan, ano sila, meron silang ano. Kasi nakita lang Lydia si Paul eh, mukhang na ano, stricken. Ah, sabi niya, oh, nasa-save siya. Tapos sabi niya, oh, mga kapatid, magstay ka sa bahay namin. Kaya, mga labat first sight Stanley, no? Anyway, yan po. Tapos yun po sa Philippians din. Doon yun yung Philippian jailor, di po ba? Yan, yung buong household din, naligtas. Kaya po ito pong Church of Philippi, ito po yung tawag nilang the church which is most special to Paul. Kaya nga po daw sa kanyang matinding pagsubok pangilangan, ito po yung church na tumulong sa kanya. Kaya ito naman po yung komendasyon ni Pablo na dahil kayong mabuti sa akin, dahil kayo nag-provide ng pangailangan ko, ang Diyos naman provide na inyong pangailangan. Oh, kaya mga minamahal yung mga mabait, pagbigay, sila pong lalong pinagpapala ng Diyos. Pero kayo maramot, lalo kayo maghihirap. Ha? Kung kayo po ay laging ganun, maigpit, ay tumulong, lalo kayo po ang diutulungan. Pero po ang mga matulungin, sila po ang lalong pagpapalain natin. Diyos, yan sabi ni Pablo, Philippians 4:19, no? Dahil kayo tumulong sa akin, kayo pa sa ganahin ng Panginoon. Sabi niya po sa Luke 6:38, yun po yung pangako ng Panginoon, magbigay kayo, ay kayo bibigyan. Yan. Kaya, bago niyo po i-claim, no? Baka sabihin niyo, pastor namin, sana muna kayong killjoy, eh sabi ng Bible eh. Kasi tayo mahilig tayong marahil mag-quote ng mga verses, di ba? God will provide our needs. Pero mami na, sabi niyo sa verse 38, magbigay kayo at kayo bibigyan. Di ba? Kailangan muna kayo magbigay bago kayo bigyan. Oh, ganyan po sa Philippians 4:19. Sila ba'y tumulong kay Pablo? Kaya sabi ni Pablo, pagpapalain kayo ng Diyos. Pero maminahan dyan po yung punto ng maminamahal na kaya ng Panginoon at gagawin ng Panginoon na tayo po'y pasaganahin. Magbigay kayo at kibibigyan. Takal na mabuti. Pik-pik, liglig, at umaapaw. Bibigay nila sa iyong kandungan sapagkat sa panukat na iyong sukat ay doon kayo muling sukatin. Na ang hindi maramot ay hindi pagadamutan. Ang mapagbigay ay lalong bibigyan. Ganun po ating Diyos sa langit. Siya po yung mapagbigay. Kasi sabi nga ni Matthew Henry, he who feeds his birds will not starve his babes. No? Totoo naman yan. Reminder, ang mga birds po ay naghahanap. Nagtatrabaho po sila. Bago sila pakainin po ng ating Diyos, siya ay nagpapakain ng mga ibon at di niya gugutumin ang kanyang mga sanggol. Kaya mga minamahal, bilang hamon sa atin, tayo manalangin sa ating Diyos Ama. Kaya po itulad ko na, na meron pangailangan. Kailangan natin ang retirement, wala pa, ilang buwan na. Ayan. Huwag tayong mapagod, manalangin sa ating Diyos. Sabi nga nila, let's storm the gates of heaven in our prayers. Siguro tiyatingin na ako ng Panginoon na magtiwala, no? Talagin ninyo. Tiyatingin ng Panginoon na lagong manalangin. Yan, no? Manalangin tayo sa ating Diyos Ama. Sapagkat siya po ang Diyos nagbibigay sa mga humihingi. Habis sa verse 11, kung kayo nga, bagaman, masama ay marurunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak. Gano'n pa kaya ang inyong Ama nasa langit na magbibigay ng mabuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Kailangan ba labong para tumanggap ka? Kailangan kang humingi. Di ba? Sabi nga Santiago, kaya kayo wala dahil hindi kayo humihingi. At humingi man kayo, ay yung layon, di maganda. Pero para ka po tumanggap, kinakang humingi. Sabihin niya, Pastor, alam na naman ng Panginoon yung kailangan ko, ba't pala na kailangan humingi? Una-una, yan ang sabi niya. Sumunod lang tayo, di po ba? At di po ba, humanly speaking,
Kahit naman alam mo yung ano eh, yung kailangan ng anak mo, nice mo pa rin marinig yung kanyang boses, di ba? Nice pa rin ma-acknowledge niya na yung bagay na yon galing sa'yo. Kaya kailangan siyang humingi sa'yo bilang kanyang ama. Ganyan po sa ating Panginoon, nagbibigay ng mabuting bagay sa nagsisihingi sa kanya. So kailangan mo humingi para ikaw ay tumanggap. Manalangin na rin mga minamahal. Huwag kayong mapagod, manalangin po sa ating Diyos Ama. Sapagkat siya po ay mabuti, at di lang niya kayang magbigay ng kabutihan, siya po ay magbibigay pa talaga ng kabutihan sa atin. Hindi lamang niya kaya magbigay, nais niya rin magbigay. Manalangin po tayo. Sapagkat yan po ang kondisyon ng Panginoon. Matthew 7:7, magsihingi kayo at kayo ay bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Yan, no? Kaya kung kayo po'y may mga pangailangan, lagi tayong manalangin sa ating Diyos at manalangin tayong merong pagtitiwala. Magtiwala tayo sa ating Diyos Ama na siya nga po ang Diyos na tumutugon sa ating mga dalangin. Kaya sabi nga sa Matthew 7:8, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. I-try ko, baka matanggap ko na yung aking hinihingi. Eh, no? Sabi ko sa rito, ang bawat humihingi ay tumatanggap. Let me ask you, mami nama, let me ask you, no? Sino po rin sa inyo rito ang nakaranas na sa inyong buhay na kayo po yung humingi sa Panginoon at kayo binigyan? Tasa kamay po, tasa kamay. O, tingnan nyo, ang dami. Ah, you know, pwedeng ano lang yan, aksidente or chance lang, no? Kahit na po nilamang sa Biblia, ayon po sa ating karanasan, ang Diyos po talaga ay tumutugon sa ating paghingi. No? Kaya sabi sa Matthew 7:8, bawat humihingi ay tumatanggap. Ha? Bawat. At ang humahanap ay nakasumpong. At ang tumutuktok ay binubuksan. No? Kaya yung mga minanong, iwan ko po sa inyong hamon ngayong umaga tukos sa ating Ama sa Langit na tayo po yung manalangin lagi sa ating Diyos na merong pagtitiwala na siya po yung mabuti at nais niyang tayo pagpalain po batay sa ating paghingi. Ngayon mga minanong, ikalawa naman po, naniniwala po ko na ating teksto rin ay isa rin pong hamon para sa ating mga tatay. No? Na hindi po aksidente para sa akin na tayo pinalahanan na kung ating Diyos po ay mabuti, dapat ganyan po ang mga ama dito po sa lupa. Ika nga ang hamon po sa atin, kung ating Diyos ama po sa langit ay mabuti, nagbibigay sa atin, tayo ba bilang mga ama ay nagbibigay din ng kabutihan sa ating mga anak? Sa ating pong verse, para sa ito po isang assumption na eh. Parang given fact na yan eh. Na ang mga ama po sa lupa ay mabuti. No? Kaya sabi nga ng teksto, kayo nga bagaman masama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak. Yan. No? Lalo na ang ating ama sa langit. Kaya po in-assume po ng verse na ang mga ama po din sa lupa ay nagbibigay ng kabutihan sa kailang mga anak. Pero, totoo ba yun? Totoo ba yun? Totoo ba na yung mga tatay po sa lupa ay nagbibigay ng kabutihan sa kailang mga anak? Ha? Kayo ba mga tatay rito? O tayo ba mga tatay rito? Tayo po ba ay nagbibigay ng kabutihan sa ating mga anak? Ah? Baka gibigay kayo ng kabotehan, ha? Ah? Baka bote, binibigay ninyo, anak, halika, samahan mo ko. Ha? Ah? Kaya po, ito po yung paala sa atin, kung ang ating pong Diyos Ama ay mabuti po sa ating bilang kanyang mga anak. Nawa tayo mga fathers, mga tatay, nandiyan ba kayo? Parang boys babae ako narinig.
Mga tatay niya ba kayo? Ah? Kung ating Diyos mo sa langit, mabuti sa ating kanyang mga anak. Nawa tayo po yung mga tatay ay mabuti rin sa ating mga anak. Ha? Pero yung mga tao, may tatay yung mga salbahe. Oo. Alam niyo po, sa aking trabaho bilang abogado, ay grabe, talagang di mo ma-imagine yung mga kahindik-hindik na pinagagawa ng mga tatay sa ilang mga anak. No? Hindi ko na kailangan i-detalye po yan. Lalo na sa kailang mga dalagang mga anak. Ha? Hindi lang isa, ha? Mga anak. Ha? Tawag niyan, parang binabarbecue. Ginawang kebab. Ha? Ganun po, yung mga anak po na napakasama, mga magulang po, mga tatay, napakasama. Okay, may mga tatay naman na irresponsable. Ah, mga tatay po na, I'm trying to be, you know, self-righteous here, o, so, yaba-yaba mo naman, pati ka ba nagkakamali bilang tatay? Of course, marami po akong magkakamali bilang mga tatay. Kaya lang, syempre, kung ano yung mali, mali talaga. So, dapat po yung mga tatay ay maging mabuti tayo sa ating mga anak. Magbigay tayo at gumawa ng kabutihan sa ating mga anak. Yan po ang assumption po, ika nga na ating verse. Sa paano paraan? Una-una, magtustos tayo ng kanilang mga pangailangan. Yan, no? So, natin maalis mga minamahal, maging sa batas ng Diyos o maging sa ating kultura o paniniwala ng mga tao, ang tatay po ay may pangunahing tungkulin na mag-provide para sa kanilang mga anak. Di po ba? Oh, kahit naman po sa ano eh, sa mga dati mga lipunan, old mga society ba? Ang ano po diyan, ang arrangement sa family, yung tatay ang ano, lumalabas para mag-hunting. Ha? Tapos yun ay naman sa bahay, tag-alaga ng mga anak. Although meron po mga cultures, no, paalam ko, sa Africa ata, na yung mga nanay, sila po yung nagpa-farm. Oh, sila nagpa-farm. Yung tatay ata sa bahay lang, eh, no? Pero huwag nyo hanapin yung culture na yun, ha? Paano na yun, outdated na yun, no? Pero di ba, kahit naman po sa, ano, sa normal na lipunan, yung talagang tatay ang naglumalabas. Kasi nga po, naniniwala tayo na ang may pangunahing tungkulin, o na ngayon, syempre, dapat partnership na eh. Sabi nga doon sa isang, ano po, kapo, may kausap akong binata eh. Sa tahitay, sabi ko, oh, ano ha? Maghanap ka ng, ano, ng girlfriend. Eh, kumaari, may trabaho rin. Sapagkat sa ngayon po talaga, mahirap na yung single income family. Kung kumikita isa lang, di ba? Napakahirap. Maliban siguro kung milyonaryo ka, ganyan. Pero nga po, hindi natin maalis na yung tatay ay merong mahalagang papel sa pagtustos ng pangailangan ng kanilang mga anak. No? Kaya sabi nga sa 1 Timoteo 5.8, natapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya o hindi po siya nagmamalasakit, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan. Sabihin po, siya po ay isang irresponsableng tatay. Walang pakialam kung kanyang mga anak po ay hubad o gutom o may sakit. Bala sa buhay niyo! Ganyan mga tatay po, irresponsable. Ha? Kung ikaw hindi mo rin magkandili sa iyong sariling pamilya, lalo sa iyong sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya. Sabi mga minamahal, para kang hindi Kristiyano. At lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. No? Sabi mo, worse than unbeliever. Kaya ito nga po ang payo ko po, una-una sa inyong mga binata dyan. Ha? Ah. Sino ba mga binata rito? Ha? Si Stanley. Ito yung mga kaano lang,
kabibigti lang ng mga binata rito. Ayan, si Ray, si Junay, ha? Iba pa dyan na papasok sa, ano ba yan? Pasok sa ano? Sa tahimik o sa ano? Magplano po kayo. Kailangan kayo mag-isip, mag-strategize, ika nga. Hindi yung banat ng banat. Ha? Planuhin niyo yung buhay niyo. Kasi po, yung inyong iluluwal na tao po sa mundong ito, yung anak ninyo, buhay yan. Ha? Kung meron kang respeto sa buhay ninyo, hindi po irespeto yung buhay nila. Okay? Anak ng anak. Hindi man kayang palakihin ng maayos. Ha? Basta parang galit ka. Hindi naman sa galit ako. Pero nakakainis mo kami na. Nakainis talaga. Ha? Yung, kasi po ano yan eh. First hand experience ko yan. Punta sa ating mga gawain. Nakakawa ko sa mga ano, sa mga bata talaga. Ha? Yung mga bata, hindi nakapag-aral. Ha? Tapos, alam nyo naman, hindi napapakain ng maayos. Ha? Para yung buhay nila nakasayang. Kaya ako po, hindi sa mga mayabang, I really decided early on, no, na anak ko po isa lang. Isa lang talaga yan, wala akong anak sa labas, ha. Sabihin nyo, pag ako'y namatay, may nagpupunta ng babae rito, sabihin nyo, anak ko yun, sinungaling yun, ha. wala akong anak sa labas, isang anak ko sa loob. Ha? Kasi yung mga minamahal, ano sabi rito? Kapag ikaw ay isang ama, at di ka marunong mag-alaga sa anak mo, pinabayaan mo yung mga anak mo, sila yung mga naging busabos, masahol ka pa sa niligtas. Grabe, no? Alam nyo, wala akong makita ibang verse dito na kahawig nito eh. Ganoon naman po yung galit ng Diyos sa mga irresponsabling magulang. Pati kayo mga nanay kasama dyan. Hindi mas sabi rito na tatay lang. Pati nanay. May mga tatay, may na kayong pera pang inom, pang sugal. Yung mga nanay, may pera pang tongits, pang majong. Pero wala kayong pera para sa pagkain ng anak ninyo. Ano klaseng mga tao kayo? Ha? Kaya mga minamahal, kaya ako nga po minamahal, bilang pastor, yung mga gusto maging pastor dito, ha? Sana madami, ha? Para sa akin po, mas mahalaga pa ang pagiging mister at tatay kaysa pagiging pastor. Kasi anong halaga ng pagpapastor mo kung naman ay responsableng mister at magulang? Ha? Marunong ka mag-alaga ng anak na iba, pero sarili mo anak, pinabayaan mo. Anong klaseng magulang ka? Ha? Kaya, mga ano ha, mga binata, Stanley, Junay, at Ray, baba dyan, ha? Okay, anak na anak. Ha? Yakin nyo na ano lang, na yung kaya nyo palaki ng maayos. Basta ano ba yung palaki, palaki maayos? Dapat yan, yung ano, mga malulusog sila. Yeah, may vitamins. May check-up. At kung maaari, sir, mga mag-aral sa private school. Ganon dapat ang quality, ha? Ako po, produkto ko ng public school, eh. Almost totally, I'm public school, no? Pero, di ba, natin maalis na yung quality kasi iba. So, yung mga minamahal, no? Bilang mga tatay, kung tayo po'y nagkukulang sa gawain ito, pagtustos natin mga anak, nawa tayo magising na. Baliwala po ang ating gawain sa Panginoon. Masipag ka sa church, nag-outreach ka, nag-preach ka pa, nag-turo ka pa, kumakanta ka pa, tumutugtog ka pa. Pero yung namang sarili mong anak ay pinabayaan mo. Ating model po yung ating Ama sa Langit. Tayo pinabayaan ng Diyos Ama? Hindi po, di po ba? Yung mga ibon nga, pinapakain niya, lalo na tayo. Siya pong ating modelo.
tularan natin ang ating Diyos Ama sa langit na responsable sa atin. Tayo mag-responsible po also be responsible to our own children. Kaya, pangalawang mga minamahal, tayo magturo sa kanila. Yan, hindi lang po yung kanilang needs na physical, yun din po kanilang needs na spiritual, needs na mental, moral needs nila. Magturo tayo sa kanila. Sabi sa Epeso 6.4, at kayong mga ama, huwag ninyong pamungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. You know, mga tatay, no, and to everybody, all of you, we could spend the whole night talking about this. Ito po yung sa mga favorite topics ko about family, mga parents, ganyan. Ito nga po yung lesson ko binigay kahapon sa kamarin at sa taytay, na nga po, sabi sa Deuteronomy chapter 6, na kailangan po kilalanin ng mga magulang, mga parents, are you listening? Father, mother, ang pangunahing pong moral and spiritual teacher ng inyong mga anak ay hindi po si pastor. Ang pangunahing pong moral and spiritual teacher ng mga anak ay kailang mga magulang. Huwag niyo pong ipasa sa akin yung gawain ninyo, tungkulin ninyo. Pastor, bakit naman ganon? Eh, una-una mga minamahal, sino man naglabas niyan? Hindi man ako, ha? Kayo naman, di ba? Kasi ipasa mo sa akin. Eh, kung ako lang, dapat hindi ganyan itsura niyan. Hindi, pinapatawa ko lang kayo. Ito naman. Ha? Eh, kung gumawa yan, dapat ikaw mag-alaga niyan. Oh. Pangulo mga minamahal, eh, yung mga anak niyo naman, makakasama ko lang yan, ilang hours a week. 2-3 hours. Eh, kayo po, buong linggo, buong araw, magkasama kayo, di po, ma? Oo. Oh. Yan, sabi nga po, Jeremy chapter 6, sabi roon eh, turuan mo yung mga anak mo sa pagbangong sa umaga, o bawa kayo matulog, sa bahay, o paglalakbay. Sabi mga minamahal, dahil yung mga anak niyo po, lagi niyong kasama, dapat niyo silang lagi ring turuan. Hindi ko naman sila kasama araw-araw, kayo may kasama yan, di po ba? At na pagkakataon na kayo magkasama, maging sa pag-iin sa umaga, o patulog sa gabi, maging sa bahay o sa paglalakbay, turuan nyo sila. Hindi lang po sa magitan ng salita ng Diyos, kundi kasi halaga rin ng inyong mabuting halimbawa. Teaching by example, teaching by modeling. Yan po dapat ang ginagawa ng mga magulang sa magitan ng ating mabuting halimbawa. No? Kaya, ako po, I'm quite passionate about this topic eh. Kasi alam niyo kung bakit po, I sense this frustration sa aking ministry, sa ministry ng gawain ng Panginoon. Kasi kahit anong gawin ko pong turo, daily Bible blessings, araw-araw yan, Monday to Saturday, Sunday school, every Sunday afternoon, preaching sa umaga ng Sunday, tapos sa mga outreaches. Wala. Walang mangyari, mga minamahal dyan. Baliwala lang kung mismo yung mga magulang nyo pa ginagawa ang tungkulin nyo na turuan at igabay ang inyong mga anak. Hindi ko magagawa po yan. Kayo po may pangunahing tungkulin dyan eh. Ako, support lang ako eh. Ha? Kaya mga minamahal, kung mabuti po ang ating Ama sa langit, nawa tayo rin po yung mabuti po bilang mga ama sa ating sariling mga anak. Kaya bilang pagbukas mga minamahal, andahan po natin, ating Diyos Ama ay napakabuti. Ha? Kaya tayo po ay tumawag at magtiwala sa Kanya. At kung paano po siya kabuti sa atin, nawa tayo rin po yung mabuti po sa ating mga sariling mga anak. Sabi nga po ni A.W. Tozer, it is not enough that we acknowledge God's infinite resources. We must believe also that He is infinitely generous to bestow them. Yeah, no? So, kung kayo po may mga hamon sa buhay, mga problema, mga pangailangan, tayo po ay tumawag sa Panginoon. Huwag niyo lamang po paniwalaan na siya po ay mayaman.
maniwala rin kayo na nais siya kayong tulungan. No? Ni sapat na ating kilalanin ang wala hanggang kaparaanan ng Diyos, dapat din tayong maniwala na walang hanggan ang kanyang kagandahang loob sa pagkakaloob ng mga ito. No? Kaya mga minamahal, ayon po sa ating teksto, tayo po yung manalangin sa ating Diyos Ama at tayo magtiwala na meron tayong mabuting Ama sa langit. Ang hamon ko po sa inyo, tayo po yung laging tumawag sa ating Diyos at tayo magtiwala po sa Kanya. Kaya mo sabihin nyo, Pastor, ako yung nagtitiwala ah, sa Panginoon. Well, any po ang sinasabi ko sa sarili ko eh. Pero nung namadaloy na ilang buwan na wala akong sweldo, sabi ko, mukha iba talaga yung pakaramdam ng ano, na walang pera. Ha? Talaga hindi ka sa Panginoon. At magtitiwala ka. At ang magtitiwala mga minamahal, dapat lubos yan. Ha? Walang halong alinlangan. Let me tell you po a story. No? Basa ko lang to. Pamagat ng story ko para sa akin. Ang Diyos at ang bangin. Yan, no? Mayroon isang taong nahulog. Maybe you've read about this, no? May isang taong nahulog sa bangin. Yan, tulad niyan, no? At nakakapit po sa isang sanga lamang. Kaya siya tuloy yung nahulog o namatay. Yan, nakakapit siyang ganyan. Kasi imagine saan yan, si Stanley yan, no? Si Stanley yan. Andiyan kayo, kaya kayo aking props, eh, no? Si Stanley yan, nakabiti si Stanley. Yan. At sabi niya, sa taas, may taas ng bangin, may bundok, parang cliff. Meron bang nasa itaas dyan? Kailangan ng tulong, di ba? Ano, gawin niya dyan? Kawawa naman. Meron bang nasa itaas dyan? May sumagot? Sabi, meron! Sino po yan? Ako ang Diyos. Tuntuan si Stanley. Yehey, no? Kaya, sabi ni Stanley, Panginoon, kaya niyo po ba ako iligtas? Sagot naman ng Diyos, siyempre. Ah? Talaga po? Oh, Stanley, iligtas kita. Anong dapat kong gawin, Panginoon? Sabi ng sa boses, bumitaw ka sa sanga. Sagot ni Stanley, meron ba bang iba dyan? Oh, minamahal. At tayo ba'y handang bumitaw sa pagtitiwala sa Panginoon? Nawa po maging lubos ang ating pagtitiwala po sa ating Diyos. Tayo ba'y tumayong lahat? Habang tayo po'y nakayuko, ibig ko muna magbigay po ng hamon, paanyaya po sa ating mga bisita o nasa online man o face-to-face. Hindi ko po alam kung lahat tayo rito ay meron ng Jesus sa kanyang puso. Meron pong katiyakan ng langit at kaligtasan. O tayo po lahat dito ay binago na ng Panginoon. Ngunit, tandaan po natin na tayo makasalanan. Teka, rabo dapat pumunta sa impyerno pag tayo namatay. Ngunit, mahal tayo ng Diyos. Bagkos kanyang binigay sa Jesus na kanyang bugtong na anak, namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaya ang hamon po ng Panginoon sa atin ay tayo po ay magtiwala sa Kanya na kanyang kamatayan, pag-ilibing, muling pagkabuhay, ay sapat na kabayaran ating mga kasalanan. Ang tanging sapat na kabayaran ating mga kasalanan. Kaya tayo kailangan gumawa, tayo kailangan magkaroon ng relihiyon, ang pangalanan niya po atin ay si Jesus lamang. Sabagay siya po ang tanging daan, karotohanan ng buhay, walang makarating sa Ama, walang makarating sa Ama sa magitan po lamang ni Jesus. Kaya ngayong umaga po, ibig kong hamunin kayo, wala pa kayong katiyakan ng langit, na una-una, tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Pangalawa po, tayo magtiwala kay Kristo bilang ating tagapagligtas, ang kanyang kamatayan, bilang kabayaran ating mga kasalanan, at ating pong isukong ating buhay sa Kanya. At ipong sabihin sa Kanya, Panginoon, Ikaw na aking tagapagligtas at Panginoon at Hari na aking buhay. Kaya kayo mga dalangin,
Kung sino man po sa atin dito ang wala pang katiyakan ng langit, wala pang Jesus sa kanyang puso, at kayo po ay hindi pa binago ng Panginoon, niyo po kong sundan sa aking panalangin, tahimik lamang, ang kinin niyo to, tahimik lamang sa iyong puso, kinin niyo to bilang inyong sariling panalangin. Panginoon Jesus, inaamin ko po na ako isang makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking makasalanan. Ang ina pong iniiwan, tinatalikuran, aking mga kasalanan. Nagkitiwala po ako, Panginoon Jesus, na inyong kamatayan sa krus, pagkilibing, at muling pagkabuhay, ay sa bat na kabayaran na aking mga kasalanan. Kinikilala kita, Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at nagbayad na aking mga kasalanan. Akin na pong sinusuko sa inyo, Panginoon Jesus, aking buong buhay, pumasok kayo sa aking puso, at kayo na po maghari sa aking buhay. Kinikilala kita, Panginoon Jesus, natanggap kita bilang aking Panginoon at hari na aking buhay. Tulungan niyo po akong sumunod sa mga utos at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon Jesus, sa kaligtasan bininyo sa akin. Kung taimtim po ang inyong panalangin, sabi nga ng Biblia, ang sino magsabi na si Jesus ay Panginoon at maniwala siya ay muling nabuhay, siya ay maliligtas. Sabi rin po sa 2 Corinto 5:17, si sino ay Kristo ay binago na. At sabi sa Juan 1:12, at sino may tumanggap kay Kristo at nanampalataya sa kanya, may karapatan ang mag-anak ng Diyos. So kayo po'y nagtiwala kay Kristo, kayo po'y nagsisi, kayo po'y nagsuko ng iyong buhay sa Kanya, kayo po ngayon ay bago nila lang na, anak ng Diyos, at kayo po'y magpatuloy sa inyong bagong buhay. At para po sa inyo, mga magulang, hindi lang po mga tatay, ibig ko yung sama rin yung mga nanay, ang tanong ko po sa inyo, tayo po ba ay responsable yung mga magulang? Tayo ba'y nagtutustos sa pangalanan ng ating mga anak? Hindi lang po sa material, pati po sa kanilang pag-aaral, kanilang emosyonal, kanilang damdamin, lalo na sa spiritual. Tayo ba'y gumagabay sa kanila? Tayo ba'y nagtuturo sa kanila? Tayo ba'y mabuting halimbawa sa ating mga anak? Masaya ba nila na aking tatay at nanay ay karapat-dapat nilang tularan bilang halimbawa ng kanilang buhay? Alam niyo mga minamahal ko, mga magulang, tatay, nanay, kahit gano'n po kayo kagaling bilang mga magulang, kasama na ako roon, meron pa rin tayong room for improvement, ika nga. Meron pa rin tayong paraan, kahit maliit, na ating hilingin sa Panginoon, Lord, make me a better mother and a better father. No? Maaari niyo higit na mahalin ang inyong mga anak, maaari higit niyo silang kausapin, higit niyo silang bigyan ng panahon, higit nyo silang unawain at sabihin sa kanila na sila ay mahalaga sa inyo. At yan po ang aking hamon ngayong umaga, no, sa ating mga tatay, sa ating mga nanay. Let's have that prayer, no? Pray tayo po, Lord, I would like to be a better mother, a better father. Make me one, Lord. Panginoon, ibig ko maging mas mabuti pang nanay o tatay. Panginoon, gawin niyo akong isang mabuti, mas mabuti pang tatay o nanay. Mas mapagmahal, mas maunawain, mas naikinig, mas magalang, mas mainahon, mas mapagpatawad, at isang higit pang mabuting halimbawa at modelo
sa aking mga anak. Kung yan po ang inyong prayer ngayong umaga, nawa yung ating prayer ngayong umaga, tatay, nanay, kaya mo rin, Franz, samahan niyo po ako. Ako rin po, yung prayer ko rin. Wala naman perfect father or mother. And I believe there's always a room, even so small, para tayo maging improve pa na magulang sa ating mga anak. Samahan niyo po ako rito, tayong sa harapan, lumunod tayo sa Panginoon. Why don't you join me here as we pray to the Lord? Lord, make me a better father. Lord, make me a better mother. Manalangin tayo sa Panginoon na tayo po'y higit niya pang pagbutihin bilang mga magulang sa ating mga anak. Tagilan Diyos, maraming salamat po sa inyong pong mensahe, paalala. Salamat po, O Diyos Ama, na kayo nga po aming modelo sa langit, sa aming buhay, sa magiging niyo, Panginoon, yung kabutihan sa amin, kaya ngayon nahahamon na maging mabuti rin sa aming sariling mga anak. Tuloy kami, Panginoon, na magtiwala sa inyo at humingi sa inyo at magkaroon ng katiyakan na kayo nga po tumutugon at magpupuno sa aming mga pangilangan. Tuloy niyo po ang aming mga magulang sa church na ito, sa iglesyang ito, mga nanay o tatay man, lalo po ang mga nasa harapan, tulungin kami, Panginoon, gabayin niyo kami, turuan niyo kami na maging sabuti pang mga magulang sa aming mga anak. Tunay po, hiwalay po sa inyo, wala kayong magagawa. No, kayo nga po, magbigay sa amin ng husay, karunungan, sipag, at pagkatalagan aming sarili sa aming pong tungkulin bilang mga magulang. Pagpalaan rin po ang bawat pamilya sa iglesyang ito, nawa ang mga magulang po, lalo pa silang maging mahusay at maging mapagmahal sa kanilang mga anak. From the lines, Panginoon Kristo Jesus, Amen. Maraming salamat po. Tayo pili mga ako sa ating pagibigay ng ating kapot mga handog. Ayon po sa Lucas 16:10, sabi po rito, ang mapagtapat sa kaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kaunti ay di naman matuwid sa marami. Nung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Kaya po, ating man pong yatang kilig ay maliit man malaki, tayo maging tapat po na tagapangasiwa, tagapamahalang yaman na pinagkatiwala po sa atin na ating Panginoon. Tayo maging tapat po sa nabibigay ng ating mga kapot mga handog para sa kanyang gawain. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, salamat po sa umagang ito, Ama. Kami po yung nagkatipon-tipon, Ama, upang magbigay at maghahain ng aming pasasalamat, Ama. Patnubayan niyo po, Ama, ang bawat isa sa amin na maging tapat, Ama, sa aming pagbibigay at ibalik niyo po sa amin ang kalakasan, ang kasiyahan ng aming puso na sa mga susunod pang araw, Ama. Patnubayan ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Like father, like son, two roads become one, the old and the young, the father and the son. You taught me to laugh at the stories you told. Wanted you to be one in a world that was cold. You taught me to listen to God up above. I told you to pray. You told me to pray. Son, I did that for you. Like father, like son, two roads become one,
the old and the young, the Father and the Son. You didn't always agree, you didn't see eye to eye. I wore my blue jeans and I wore a tie. But there's one thing I know, I won't ever doubt. I know that you love me, you know that I love you, but you still make me proud. Like father, like son, two roads become one, the old and the young, the father and the son. You may have regret, I have them too, but God bursts when you pray. I remember you pray, and you still make me proud. Like father, like son, two roads become one, the old and the young, the father and the son, the father and the son. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat sa iyong dakilang pag-ibig, salamat sa iyong biyaya. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran ng mga aming nagawang kasalanan. Basba pa, Panginoon, ang aming nalikom, Panginoon, na salapi na magamit sa kalago ng iyong gawain, Panginoon. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bawat isa, bigyan ng sapat na kalakasan, kalusugan, ang bawat pamilya, bawat tahanan, Panginoon. Dalangin ko ito at pinapasalamatan, basbasan, sa matamis na pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Muli ko pong inaanyayahan ang bawat isa, tayo magsitayo. Me and my house. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above. For sending your son, we've chosen together as a family to serve him forever, knowing nothing else will matter in time. Lord, we've made up our minds our mind.
us away until our faith becomes sight. Ask for me and my house, we will serve the Lord. We will serve Him, we will serve. Worshiping with you. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong kabutihan sa amin at salamat po sa mga salita ninyo na ibinigay ng aming pastor. Ang patungkol po sa responsibility ng isang ama ng mga magulang sa kanyang mga anak. It is our prayer, O Lord, that as we leave this place, we will not only hearers, but doers also, applying, absorbing what we heard this morning, that we can be an encouragement, not only to our family, but to the people around us, especially to the community around us, that they will know that we are your people. Father, we are praying, O Lord, that you will bless us as we leave this place. We ask all these things in Christ's name, our Savior. Amen.